Ayan na po. So, kitang-kita naman na very puno. Punong-puno talaga siya. So, meaning, kailangan na siyang linisan. So, huhugasan natin to sa gripo. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, dahil pasukan na, ang problema ng bawat teacher ngayon ay ang kanilang mga printer. So, ano-ano ba mga problema ng mga printer? Una is yung pag hindi na siya nag-print ng anong kulay, then pag may leak na ang printer, so meaning puno na yung waste pad niya, at kung ano-ano pa. So, ang topic natin ngayon ay yung leak. So, paano nga ba natin, or ano bang gagawin natin kung nagli-leak na ang iyong printer? Okay. Ang printer na aayusin natin or lilinisan natin ay Epson 3110 or 3110. So, ito po siya. Ganito yung itsura niya. So, ang problema nito ay nagli-leak na yung dito banda niya. So, yung puno na siguro yung waste ink pad niya. So, lilinisin natin siya para hindi na mag-leak. Gagamit tayo ng screwdriver. So, yung part niya dito is tatanggalin natin. So, natanggal na natin ang screw. So, itabi muna natin para hindi siya mawala. So, next is ito at tatanggalin na natin kasi wala na siyang screw. So, advisable nito is dapat may gloves ka or di kaya kahit anong pang ano sa ano, dahil ganito yung mangyayari. Magkakatinta talaga yung ano mo, kamay mo. Itsura niya, meron siyang screw sa loob. So, itatanggalin natin yan para ito ay matanggal. So, ito yung waste ink pad. So, kitang-kita naman na puno na kasi natatapo na talaga siya. Diba? Okay, so, tanggalin na natin. Anong tawag nga nito sa Tagalog? Ruska kasi ito sa amin eh. Kalimutan ko kung ano sa Tagalog. So, tatanggalin na natin. Dahan-dahan lang. Baka masira. Yun! So, ito na po siya. Ayan na po. So, kitang-kita naman na very puno. Punong-puno talaga siya. So, meaning, kailangan na siyang linisan. So, huhugasan natin to sa gripo.
ito, anong tawag dyan? And, so dahil hindi ako gumamit ng gloves, so ganito ang nangyari sa kamay ko. Diba? So, okay na lang. So, ito na po siya. Pupunasan lang natin. Hindi ko sure kung tama yung paghugas ko dito sa parang ano niya. Kasi maitim pa rin. Hindi ko kasi sinabunan. Pero at least natanggal yung mga ink. So, ibabalik na natin siya sa dati niya itsura. But before natin siya ibalik, lilinisin natin itong lagayan niya. Dahil marami siyang ink sa ano. Kaya pupunasan natin siya. Siya, ibabalik na natin siya dito sa loob.
tapos na po nating hugasan or linisin yung ating waste ink pad ng ating L3110. So, lugi na naman yung mga technician ngayon dahil marami na tayong paraan para tayo na mismo yung maglinis. Dahil kung teacher ka at laging ganito, so, laging ubos yung pera mo para lang sa pagpapaayos ng printer, dahil number one needs ng mga teacher ngayon ay ang ating mga printer. Diba? So, ngayon, nakakatipid tayo dahil pwede na natin gawin ang gawain ng mga technician. Madali lang naman siya. Ang kailangan mo lang ay kulikutin yung printer mo at dapat alam mo kung paano at paano gawin. Okay? So, tipid tayo. Dito sa amin, magpapalinis ka lang ng ink waste pad. Anong tawag dyan? Ay 500 pesos na. So, yung 500 pesos mo, pwede na natin pambili ng bigas or ng ulam. So, tayo na lang ang gagawa kesa sa magbayad pa tayo, di ba? So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and we'll be right back.